TJ, ano ba talaga ang nangyari at kamusta na ang mood ngayon dyan? Kabayan, nagluluksa nga ang mundo ng sports, lalong-lalo na mga fans dito sa Los Angeles sa pagkamatay ni Kobe Bryant kasama ang kanyang 13 anyos na anak na si Gigi nang bumagsak nga ang kanilang private helicopter sa Calabasas, California. Kasama nila ang anim na kaibigan at maging ang piloto na pawang hindi nakaligtas. 9:47 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang 911 dahil sa isang sunog sa bundok ng Calabasas, California. May 50 kilometro ang layo sa Los Angeles. Ang sanipanan ng sunog ay ang pag-crash landing ng isang helicopter na may 9 na pasahero. We're waiting the arrival of the coroner's office to assist in the recovery of the remains. As the chief indicated, there were no survivors. We have a manifest that indicates that there was 9 people on board the aircraft. The pilot plus 8 individuals. Hindi pa agad sinabi ng mga otoridad ng LA County Sheriff ang mga pangalan ng mga nasawi. Pero nakumpirma na ng ESPN na ang 2 sa mga pasahero ay sina Kobe Bryant at ang kanyang anak na si Gigi. Papunta sana sina Bryant sa kanyang Mamba Academy kung saan may ensayo at laro ang kanyang anak. Napuno ang social media ng mga mensahe ng pakikiramay. Ang kapwa Laker legend ni Kobe na si Magic Johnson hindi makapaniwala sa nangyari sa kaibigan. Si Shaquille O'Neal na partner ni Kobe sa kanilang unang 3 championships hindi makahanap ng sapat na salita sa sakit ng pagkamatay ni Kobe at ni Gigi. At maging si Michael Jordan na lagi nakukumpara kay Bryant, ibinahagi na parang batang kapatid ang turing niya kay Kobe at mamimiss niya ang kanilang kwentuhan. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kasalukuyang Lakers superstar na si LeBron James. Pero kagabi, nasaksihan ni Kobe ang paglampas ni James sa kanyang all-time scoring record sa NBA. Sa huling tweet ni Bryant, kinongratulate niya si James. Sumugod naman sa labas ng Staples Center ang libo-libong fans para mag-vigil sa kanilang idolo. We just want to be here and pay respect, our last respect. Oh my God, Kobe died and we were hoping it was fake. Kobe! 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 You two are sad, I was eating breakfast. That's so sad. Kabayan, aminado mga otoridad na mahihirapan pa sila at matatagalan sila sa kanilang imbestigasyon dahil sa hamon sa lugar doon sa bundok kung saan bumagsak ang kanilang helicopter. Samantala, mga fans naman ni Kobe na dumayo dito sa labas sa Staples Center at nag-vigil magdamag, aminado sila na habang buhay nilang mamahalin ang kanilang idol at si Kobe Bryant. Kabayan? So, TJ, ang maliwanag ay wala pang resulta ang investigation kung paano nangyari ang naturang pagbagsak ng helicopter. Tama ka, kabayan, pero sa ngayon, ang spekulasyon ng maraming media at maging mga aviation expert ay maaring sanhi yung masamang weather dahil nga naging foggy o maulap masyado yung dinaanan ng lugar at maaring yun na naging sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Pero TJ, karaniwan ba sumasakay ng chopper si Kobe sa pagpunta sa iba't ibang lugar diyan sa Amerika? Kabayan, matagal na niyang ginagamit ang kanyang helicopter at sabi pa nga ng mga Lakers teammates at team management dati nung naglalaro pa siya, ayun nga ang gamit niyang sasakyan. Minsan, papunta sa arena, papunta sa practice at dahil nga kilala din ang LA dahil sa grabe ng traffic sa kanilang mga freeway, mukhang yun ang nakahiligan ni Kobe na paraan ng kanyang pagkocommute, ika nga, no, at para mas mapabilis ang kanyang pagpunta sa kanyang mga laro at mga practice.